morning, mga ka-native chicken. Pupunta na po tayo doon sa farm. Mayroon po doong mga pantanim. Tapos dito po sa may backyard na mayroong mga manok. At saka doon po sa animal science na mayroong mga pampakain. Tapos doon sa dating native chicken house na mayroon po doon housing at saka iba po pong pakain sa manok. Tayo na! Tara, let's! Primary pong feed kang mga manok, saka urig na din ay mga mais. So, ining mais na ini, madali na pong mag-mature. Tapos, after kayan, as feed for the animals. About 50 to 60% po kang ration, kang pakakan sa manok is mais. Kaya, kung maalaga po kitang native chicken, dapat iga po kitang mais. So, kung kaipuhan nindong pantanom, madali na po akong makataong pantanom sa indong. Kasi, yan po, study ko pa po yan. Dakulon po akong mga planting materials na makukuha dyan sa katapusan kaining bulan. Na pwede ko pong i-share sa mga gusto pong mag-alaga ning native chicken o sa mga nag-aalaga na po na madagdagan po ang tanong ta. Igo ako dyan mga hybrid na mga mais. Tapos igo man po ako dyan ng mga OPV. Ito po bagang kinakakan ang So lalabunan, kakakanon ang mais. Tapos ito pong hawak kang mais, pigpaprocess mi po. Ginigibong silage o ang apod po kaya sa Bicol at charang damo o at charang mga pagkakan kang mga animal. Na ngunyan nga ni, ko akong experiment dyan pero bahog ko po sa sheep. Yan. Tapos pwede man po yan na na ining mais na ini, tadaan ta po ka mo ning pang seeds na nagbubuhay po ini, lalo na po ining OPV. So may kakanon na po kita, pwedeng palayaon, pwede pa po ibahog sa mga alaga natin native chicken. Anong breed siya ma'am? Anong variety po? Kadakol kong variety. I have 23 varieties ng new hybrids. Tapos ini po big pamatrial pang sarokon yan. Dressing variety po mga open pollinated and conventional varieties of corn na iba po dyan ng yellow, igwa ng puti, saka igwa po ng itong tinatawag na purple fleet. Ito pong kulay violet naman na mais na sabi pwede siyang dimuhong kape. Actually, ginigipo na po siyang kape duman sa puti. Tapos ito man pong mga puting variety, ginigipo naman po siyang yan ma'am, mga mais na yun, pwede siyang ipakain sa manok? Opo, pwede siyang ipakain sa manok. Kaiponta lang siyang i-hammer mill o kung itong mga mag-formulate po kita ng ration para sa mga manok, naman po akong formula kaya na may manok, may mais, iguang dara, mayroon rice bran, o diba, pag nagpamulino po kita, iguang kitang rice bran. Itong sasadit po, sasadit na mulinuhan, sasadit na po yan para po mas lakul ang binlod. So, ang binlod po, masalang ko ang rutina kaya kesa po sa mais. Ang mais kaya 8.5% protein. So, kailan po hantapa po magtanong ng mga legumbre, mga legumes, soybean, tapos ining mga porridge legumes na ipapahiling po. Iwa kita dyan ng indigo pera. Tapos duman po sa animal science, kada pag mitray kantera, kangkong po, gigirisun ka. Ang hawak po kang batag, di tinabata na po si batag. Iwa pa po yan ng ito bagang parang baludbud. O, sa iba po nga ni, ginugulay po yan, masiram yan. Pero gigirisun kang saradit para po idadry ng dikit para po ang tulog ka ang pagmano. Ubak po kang pili, ito po bagang
Ano yun, pinaghahalo-halo? Pinaghahalo-halo. Opo, hahalo-haluin natin. Bala ko pa nga ni magpatanong digdin ng soybean. Ang soybean po, yan ang primary plant protein source kang mga nutrition. Ngunyan po, imported in it. Pero kaipan na po kaya siyang i-process para makaliwi na ako na trypsin inhibitor. Na kung data po na process ang soybean, wala po lang po ang katoy ka yan. Tapos ma-accumulate po yan yung fat kasi po dahil na-utilize itong enzyme na trypsin. Kaya maagi po siyang process. Matrayan mo. Matrayan mo na akong tanong. Magtanong akong trikinos mo. Crop residues like rice bran o yan pagkapamuli nung ano kaya na ito po magpapabakal ang parte na muli nung pamulino na yan pabakal na po din bagas ikaw makita ang ata po pambahog sa uri pambahog sa manok o, tapos ini po mga ano vegetable rejects ginigiris-giris na po yan kangkong kamuti uy gustuhon po yan na tukaon tukaon mga dali hindi sa CBSUA, mga thesis po pang mga estudyante may sa ating science na nagagamit po kanil mga locally available na mga pwede na sanang tambahon sa gilid na i-compost pero pwede pang i-process na kanon kang animal bago sa animal matauning fertilizer. Araw po kayang papaagihon tapos siya sa animal bago po siya maging fertilizer. So yan po ang mga beneficyo kaya kita digdi ako na find out sa research na ipinag-deworm po siya sa native chicken. Comparable po ang result niya. Duman sa pag-deworming, itong chemical po bagang pang-deworm sa manok. So, ito po maabot na ito. Yan po, yan po, ang abot po kayan. Yan. Ang sulit po sa manubago. Nakakapa, ano po yan yung nakapakulay pa kang egyong. Tsaka, ito pong i-study ko sa native chicken, tsaka sa kuyang, ginamit po siyang so, ginamit kitang mga formula kaya na pwede po natin ano, ilabas na kasi na pag-alala na po. Pwede na pong i-practice po dyan. Kaya, imbis na po mamakal kita ng ano, ng pang-deworm na itong pag natuyo na po ini, pwede na po siyang
na siya. Isa na. So, na find out may po ini. Ito sa commercial chicken. Dagdag ini sa 5-10-15% gang ratio. Kakatipid na po kita. Madidimur pa ang animal tank. Huwag gagamit na po ini. So, may beneficio pa po ini sa daga. Kasi may view po magandang fix ni atmospheric nitrogen. Nagiging pataba pa po. Summer kasi nga po, 3 legume. Naka-deprooted po siya. Tapos, siyempre po, nagtatao pa ining oxygen sa atmosphere. Tuloy-tuloy pala po ang buwan niya. Tuloy-tuloy po ini. Hindi siya nalalantamang. Hindi. Pero nagbuburak siya once a year. Araw kaning mga bulan ang mga burak niya. Pero na-experience namin na pag-pick up me, pag-matured na, maburak na naman siya. Kaya, ang recommended po kaining cutting interval is 45 to 60 days cutting interval. So, na-try me naman po ini sa ano, sa dairy goat. So, okay man po sa result. Yung dahon man? Yung dahon. Dahon lang. Sa ang seeds po, mahal sa kapantanong na po. Ang seeds po, yung pantanin. Tricantera. Ang scientific name po kaini is Madre de Agua. So, ini po, na-try me naman po, ginagamit po ini pakakan sa uri, sa native chicken, sa mga manok na commercial. Ginigiris po ini, binabalad, tapos po, pwedeng ipa-hammer meal, o kaya po, pigaano na lang po, kung manipis po ang pakagiris, pwede na po siyang pag-dry na, gumuson kang kamot, so pwede na po yan. So ini po, halanghaw po ang protein kaini, kaya dawa po medyo hababa ang protein kang ration sa layer. Basta igwa po kaini, pwede na po yan. Kasi po, lalo na po sa native chicken, gusto po ninda magparatuka-tuka kung ano-ano. So ini po, tinupakaman po ni ninda. Buhay, so pag matanong po kita kani ikakat, tapos ini po arog ba ini? Ini po mga ano po, duwa o tulong nudes. Pwede na po siyang itanong. Ang nagbubuhay pati ka ini si Harani Digli sa may upusan. So ini po ang close up kang Madudi Agua. Oh, di ba po? Pa pong pakakan sa manok, ayan po, kalunggay. So, very common po baga ang kalunggay. Ano po? So, ang kalunggay po, rich in protein, not only protein, meron po siyang vitamin A content. Arog man po kadtong tricantera, kadtong indigofera, pwede man po siyang gamiton as feed for layers. Kaipuhan po ang mga layers, ang dakula ang protein, dakol po ang vitamin A para po ito po bagang sugok ninda magin po kulay, sabi kang iba kulay pula pero dark yellow man lang po bako man pula. So sa study ko po na gamit ang mga layer dyan, ito pong kulay kang sugok kang itik, ito pong kuyang baga kang itik, egg yolk kang itik, naarog na po kang kulay kang sugok kang 6% po na malunggay. So, pig-add me po yan. Siyempre po, so control 0. Tapos, treatment 1, 2%, treatment 1, control, treatment 2, 2%, treatment 3, 4%, tapos yung last treatment po, treatment 4, 6%. And we found out na mas darker, dark yellow, almost orange na po yung kulay po ng itlog ng manok na pig feeding 6% protein.
malunggay. Paano man po ang pagproseso kang malunggay? So, siyempre po puputulon ta. I-save ta na po sa pantalong. Tapos ito po mga, maski po itong mga nag-yilo-yilo ng leaves, pigkukuami pa po yan. Tapos, pigda-dry me po. Under the, ano, mas maray po kong air dry. Pero, mas madali kaya siya pag i-sun dry. 2 to 3 days po, alang na siya. Tapos, pwede pong i-hammer mill para maging pino. O kaya, pwede man na i-crush lang po siya kang kamot. Ta, ang mga manok po, wag gusto man itong mga bilog-bilog pang. Gwapa silang, ang native nga ni, nagtutuka talaga sila ng baybay. Tapantabang po yan, dyan sa balon-balonan ni, napangtabang po yan para ma-digest po ang food. So, arog man lang po kayan, kaya magtanong po kitang dakol na malunggay. Bako lang po siyang pagkakan para sa native chicken o sa commercial na manok. Pero pwede pa po siyang pampagatas kansa tuwing mga baka, asin mga kanta. So, pareho pong proseso. Pero mas gusto po kaya kang baka. Kung baka po ang tataanan na o kaya kang mga karnero o mga kanding. Mas gusto po nindang presko. Presko. Kaya... kaya punta pong magtanom ng inektaryang kalunggay kung igwa po kitang mga alagang baka. O na ma-find out na po ini ang PCC po, lampas 2 ektarya ang tanong nindang kalunggay sa Los Baños para po pang suporta sa paggatas po. Maski po baga sa tao, di ba? Pagbagong aki, pampagatas niya. O ni, mag-inom ka kanita, pampagatas ini. Tama po iyan kasi ang malunggay po has a galactogenic effect. Galacto, yan po bagang gatas, igwa po siya ni lactose. So, galactose, yan na po ang gata, ang sugar na yaon po sa gatas. Okay. So, iniman po, kamuting kahoy, ano po, pero yun po ang yellowng kamuting kahoy. Okay man po ang puting kamuting kahoy. Pero ini pong yelong kamuting kahoy, siyempre po, may dagdag po siyang vitamin A. So, na-try me naman po ining gamiton, arugang kalunggay, 2, 4, saka 6% sa ration. And marimang po ang resulta, both sa broiler at saka po sa layer. So, ini po ang pinapakinabangan digdig. Abos pong dahon na iyan, pag arog po kaning hinarvest na. So, ini po, pwede na po siyang i-process. Ini po mga dahon na arog kani. So, what our students did was to slice them. Garo po gula yun. Matrabaho lang po, pero sayang po kaya. Dakula po ining feed resource. So, ginigiris po siya. Tapos, pigda-dry man po under the heat of the sun ta para madali. O kaya 2 days pong air dry. Lahat po ng dahon? Lahat po ng dahon. Kahit po yung nag-yellow-yellow na, pwede po po yun. Pwede. I-reduce ta lang po ang moisture ninda. Kasi po, pag dita po na-reduce ang moisture, itong moisture na ito, yung man lang po ito ang makakalapa sa inda. Dahita na po siya pwedeng gamiton. Kaya ang recommended me po, magtanong po kita every month ning kamuting kahoy. Para po every week, pwede po kitang mag-harvest. Pag ini po mga 8 months to 1 year old na kamuting kahoy. Para mas dakula. Pwede pa pong gamiton kung sobra po ang satuyang laman kang kamuting kahoy. Pwede pa po siyang girison, i-powder. Pwede pa po siyang ibahog sa animals. Pareho po kang kamote, kaya lang po mahal kaya ang kamote. Pero kung kadakol ta pong kamote, tapos binabarat man lang sa market, so pwede ta pong i-process. Dahil pwede po siyang ipakain sa manok? Opo. We can substitute to as much as 50% of the corn. O diba, tipid na sa mais. Ano naman, hinahalo sa corn? Or... halo po. Halo po. Oo, halo. May mga formula po kami na pwedeng i-suporta o i-share po sa mga gusto ko. Kaya comment na lang kayo. Oo, comment na lang kayo. Specific questions will be answered during the... kahit po tapos na yung vlog namin, tapos na po yung just continue po na mag-ask question. And
we will be very willing to answer. Mag face to face kita, tutukduan tapo ka mo. Kundi ta pandemic, we utilize other means. Arog sa extension, high tech na po kami. So, we want your comments, your suggestions, tsaka yung mga questions po. Ta, we learn from each other. Dahil man po, kami lang ang nakaka-share sa Indo. Kamu man po, kung igwa kamong mga experiences, pwede man po kamong mag-share kan sa Indong experience para po matabangan ta po ang mga farmers. So, inipunan po, kung sobra naman po sa for human consumption, pwede man po ang ano kaya, pwedeng girison. Just like cassava, pwede man po siya. Pero, yan lang po, kung ma-supplement kita, dapat mas dakol pa manggiraray or 50% kang mais. Ta kung abundant po bagang maray, kaipuanta nang i-harvest, dahil man na bakal gabos, sa kaso mga bakong acceptable ang size, ito po bagang mga, ngayon, burawot yan, dahil naman binakal sa market. So, pwede ta po yan i-process. Basta po, girison, hugasan, girison, ialang, tapos, ipwede naman po nga ning dukdukon para ma-reduce lang po na di man mabalaokan sumanok. So, kaya niyang maano. Tapag abot po kayan dyan, mainom ning tubig, mapapalbag po iyan, madali naman po iyan ning ma-digest kang manok. Lalo na ngunyan, ma'am, yung mga farmers, corn farmers, nahihirapan magbilad sa ng mais kasi tagulan. Okay. Nabubulok na yung mais nila. Dapat ma-dry po talaga. Ay, may po mga araw kayo na dapat po ma-dry. Ini po, ma-try man akong study pero sa Urig. Kaya lang, dahil pangunyan ta, ano, masakit ang panahon, igwa pang ASF. So, pero ma'am, sa manok, ma'am, na-try mo na siya? Sa manok, iyon na. Native chicken. Oo. Ina, lalo na ining, ini kayang pula, ano ni, mabakal sa market. Pero itong puti. Yung puti, ma'am, pwede naman. Arog ka niyo, pwede. So, mga dahil makana. Ginamit po ito ng native chicken na noong 2008. So, tayo na! Layer house ang mga native chicken. Digdi po sinda, pagsasalakan ka itong sulog o ito po. Area na iinitan maghapon.
maghapon po dapat naiinitan ang area na pagagalaan ta po kang native chicken. Igwa lang po ning mga puro boundary, mga kuyang-kuyan, mga net nga ni pwede, o kaya itong plastic screen, o kaya cyclone wire, para po dahi sinda, makuntinta lang po sinda, dahi kita bayaan, tara mo po, ang sarok pang problema digdi, para ha. Ta, kung mayong panira, lang siram po baga kang tinula. Saka yung mga snake ba, mga snake, ahas. Iwa po digding dakulao na halas, pira ang nadakok ninda, asin pira naman daw ang nakakan ka ito, mga siyo, kaya sarok pa po yan. Ang daga po, itong darakulang mga rats, ay kinakakan po ang mga day old up to 1 week na mga ano, makahirak man po, saka mga ikos. Kaya dapat po talaga may screen. Na dai makalaog ang mga ikos. Incubator po, itong hatching, ito pong pagpasa kang mga siyo na piglalaw po sa incubator. Mayo na po dyan sa incubator, na raot na. As in, pero po ngunyan, igwa kaming incubator, 500 po ang capacity. Tao kang DA, yaong po duman sa animal science, ginagamit niyo po sa thesis, pagka mga eskwela mi. Saka pwede man po ito, kung may native chicken na pong kadakol, pwede po itong maging pahimsa. So yan po ang lumang incubation area. Yan po ang incubator. Repair lang po digdi, o kaya ilipat na po duman sa area na mainit. So ini po si Bicol Care Project po ini na digdi po so mga native chicken ka ito. Nahiling ko sa lista mga 500. 700 actually. Pwede ko dito sila. Kaya lang, ngunyan, ginibo na yung mushroom. Ginibo na siyang mushroom area. Pero dahil na nga ni Napadagos, duman na lang sa alaga. Kung ano, you have the native chicken na kamarines, yan. Tapos itong may, itong na ito. Kamarines chicken wing. Tapos, ini mga light brown, mga crossbreed na sinda ni balawon o yung kamarines chicken tsaka yung caviar. So, yung caviar na malaki, yan, rooster na yan is a caviar. Yan sila. Tapos, ito mga sisig na nila. Itong puting ito, ay native chicken man yan sa dit, pero ano siya, na mawonder nga ni ako gat siya broiler ang kulay, pero may mga brown man siya, ta ang nanay niya brown, kaya sa pagko crossbreed nagluluwas na yan, may puti igwa man ito. So yan, yan ang mga lahi mga ilan po yan ma'am na
Ito, alaga mo, ma'am. Ini mga guna 13. Iga pa nga diyan na native tapos na native si babae tapos Texas si lalaki. Mm-hmm. Kaya iba man pirma yo di sapat ni bakayaan. Kaya lang po. So ini nag-start ini sa ano lang hobby, luwang manok. So ini garo to sa kaitong itong na to basta duwa sang tapos to nang aning tabir na pinag crossbreed ko sinda. So ini na ang mga nagduwa na mga manok na ini. Native chicken, is talaga ang Camarines chicken, nahiling nito ang kulay. May abuhon siya, abuhon or gray. O yan po ang distinct characteristic ng Camarines chicken, yung may color gray o tinatawag natin abuhon, kaya balawon. Yan, talagang Camarines na atin yan talaga.